Ayan, what's up mga boss? Isang mapagpalang hapon na po sa inyo lahat. So tayo po ngayon ay nakarating na dito sa ating manukan. So ngayon box na natin yung mga manok na binili natin dun sa Red Game Farm. So marami tayong binili dun ng mga stag. So ito po mga boss ay binili natin. Tayo po ay may purpose dito sa ating mga stag na binili na to. So dun sa mga nagtatanong, mga boss, i-PM nyo lang ako dun sa ating FB page at ibibigay ko sa inyo yung detalye kung ano ba yung gagawin natin dito sa mga stags na binili natin. So tama mga boss, at ipapakita ko sa inyo yung lahat ng stag na binili natin. So magaganda sila. So mostly karamihan sa kanila ay high station. So tara mga boss at tingnan po natin sila lahat isa-isa. In-unbox na natin dahil nga medyo nangalay na sila dun sa kanilang pinaglagyan dahil sa haba ng kanilang biyahe. So mga boss, silipin na po natin sila. Ito yung number one pick natin na ipapakita natin doon na galing sa Red. So ito po ay pure 5K sweater. Ayan, tingnan nyo mga boss, tingnan nyo yung mata nya. O, kita nyo naman, pula yung mata nya. So ito yung isa sa nakuha natin. Pure po ito, mga boss, alam na po ah. So ayan ang ating pure 5K sweater. High station siya, mahaba, pongkan. So ayan po ang ating number 1. So mga boss, ito yung ating second pick para dun sa ating mga stag dun sa Red. Ito po ang bloodline niya ay sweater Gilmore. So ayan po, tingnan nyo pa rin yung mata niya. Ayan, pula pa rin ang mata niya. Black Spar siya. High station. And then high station pa rin siya. So mga boss, pick number 2, sweater Gilmore. So isa po ito sa ating binyahe sa Red. So mga boss, ito yung ating pick number 3. So tingnan nyo mga boss. So ayan, pula pa rin ang mata. And then pongkan siya. Black Spar also. High station. So ito yung ibibigay natin dun sa nagpasabay sa atin na taga Nueva Ecija. Boss, ito na yung pinasabay mo na ipapaship para bukas. So ito ay pipikapin mo na lang dun sa Nueva Ecija, sa Mindanao Avenue. So doon na lang kayo magkikita ng aking rider. So ayan, tingnan mo mabuti. Ayun, mas bigyan mo dito. Ayan o. High station siya, sweater Gilmore. Ayan, legit na legit yan, boss. Legit na legit. Authentic na galing sa Red talaga yan. Good luck sa breeding mo. Mga boss, ito yung ating fourth pick. So ito po ay pure na Kelso. Ito yung matagal ko nang iniiyakan at nagmamakaawa dun sa Red Game Farm. Ito po ay ang kanilang out and out Johnny Jumper Kelso. So sa wakas, nakakuha rin po tayo ng pure. So ito po ay pure Johnny Jumper Kelso. So ayan, tingnan nyo. Medyo hindi lang siya ganong kalakihan. Medium size siya. Pero mga boss, doon sa mga nagtatanong tungkol dito, ito po ay pure na Kelso. At doon sa mga nagtatanong uli, ito po ay gagamitin kong brood cap para meron tayong ipapares doon sa ating John Bishop Kelso. So ay mga boss, check natin yung mata.
tingnan nyo. Magaganda po yung kanilang itsura. Ideal ito para dun sa gagamitin nating John Bishop Kelso. Okay mga boss, meron na tayong pure na red Kelso. So mga boss, ito yung pang ilan na ba to? Pang lima. So ito rin po ay isang pure na Johnny Jumper Kelso. Ayan mga boss, wine red. So ito po kasi ay kaya ganyan itsura niya kasi kahuhuli lang dun sa rings. Galing po ito sa hardening. Mga 3 days pa lang daw according dun sa farm manager ng Red. Siya po ay 3 days pa lang na naka-hardening, kahuhuli pa lang dun sa range. So ito po ay pure na Johnny Jumper na Red Kelso. So ayan mga boss, napakalaki ng katawan niya, ideal na broad cut. So mga boss, abangan niyo to, sigurado ko. So ito yung ating panglima na nakuha sa Red. Yan. Mga boss, sipatin nyo na. Pure Red Kelso, Johnny Jumper. So mga boss, ito yung ating number 6 na pinikap. So, ang bloodline po nito ay Sweater Gilmore pa rin. Marami tayong nabiling Sweater Gilmore. So ayan, tingnan nyo mabuti mga boss. Tingnan nyo yung mata nyan, oh. Kita nyo naman, oh. Kasing kulay ng pula ng mukha niya. So siya po medium ay size. Black Star pa rin. Medium to high station mga boss, yan. Kung broodcock lang hinahanap nyo para sa pang 2-way, napakaganda po nito, advisable. Sobrang lalaki ng katawan ng mga manok sa Red mga boss. So ayan, tingnan nyo, hindi mahirap mamili doon kasi almost lahat po sila malalaki yung kanilang mga katawan. So ayan, yan po ang ating Sweater Gilmore mga boss, alam na ha. So mga boss, ito yung ating pang apito. Ito po ay Sweater Gilmore pa rin. So ayan, yun nga lang, iba yung kulay niya, parang pongkan. So ayan, pongkan, high station pa rin siya mga boss. Yan, mahaba ang paa. Sweater Gilmore, ayan mga boss. Ayan, kung mapapansin nyo, ito, tingnan nyo. Siya po, medyo parang sota yung kanyang mata. Medyo maputla ng konti yung isa. Para po sa iba, yan po ay totally hindi nyo tatanggapin dahil nga makikita nyo yung iba yung mata niya. Pero sa akin po mga boss, tinanggap po natin siya dahil mayroon siyang potential na palo mga boss. Mayroon siyang nakitang magandang palo sa kanya. Kaya kinuha natin siya. So ganoon naman tayo mga boss. Pagka namini ng battle stag, kailangan yung palo ang titingnan natin sa kanya. So ayan po yung ating isang Sweater Gilmore. So mga boss, ito yung ating candidate number 8. Yan. Sweater Gilmore pa rin siya mga boss. Ayan, tingnan nyo pong mabuti yung kanyang mata mga boss. Ayan. Kulay nung kanyang mukha. Sweater Gilmore, high station po siya mga boss. Ayan, nakita nyo, ang laki ng katawan niya. Ideal na ideal to para sa mga kung pambreeding. Yan, ngayon mabuti mga boss, Sweater Gilmore. Dun sa mga nagtatanong mga boss, pwede po kayong mag-message tungkol sa detalye ng mga manok na to. Yan ang ating Sweater Gilmore. Sa mga boss, ito naman yung isa sa atin na napili. Ito mga boss, doon sa mga nagmadalas na naghahanap sa atin ng mga raptor. So ito mga boss, 5K raptor. Over raptor sweater. Yan, napakagaling yan. Inispar namin kanina mga boss. Ang problema nga lang, Hindi natin siya na-videohan kasi bawal. So ayan, tingnan nyo mga boss. Tingnan nyo yung mata niya. Hindi siya ganang malaki pero medium to high. Yan ang 5K Raptor. Yan. Ito naman, oh. Napakaganda niya mga boss.
Yan. Yan ang ating 5K Raptor. So, ito yung isang na-pick natin mga boss. Sweater Gilmore. Ayan, pongkan. Pongkan na pongkan. Pero ito yung pinaka-viral lang mata sa lahat. Ayan, tingnan nyo mga boss. Maapoy sa pagkapula. Maapoy po ang mata niya. Sobrang pulang-pula. Ito po ay napakalaking manok. Ayan. High station. Talaga namang sobrang laki ng katawan niya. Sweater Gilmore mga boss. Ayan. O, para dun sa mga palagay ko, maraming mapapaibig tong manok na to. Ayan po ang ating Sweater Gilmore. Sabi nila pagka daw malaki ang palong, mas maganda ang similya. Maraming fertile na ano na maibibigay dun sa mga inahin. So ayan mga boss, yan ang ating Sweater Gilmore. Marami tayong Sweater Gilmore dito mga boss. 6 na piraso yung nakuha natin na Sweater Gilmore. Yan. Tingnan nyo mabuti mga boss. Para dun sa mga paborito ng Sweater Gilmore, ito na po. So ito mga boss, yung ating pinakahuli sa lahat. Ang ating Pure 5K. Ayan mga boss. Tingnan nyo mabuti, full feather siya. So ayan, tingnan nyo mabuti yung mata niya mga boss. Ayan. Kita nyo na. Pure 5K sweater. High station. Ito ay malaking manok mga boss. Napakagandang broodcock nito. So ayan mga boss, mga manok natin na nabili sa red ay naggagandahan po lahat. Wala tayong nakuha na pangit. Alam nyo naman sa red, number one sila pagdating sa selection ng mga manok. So ayan yung ating Pure 5K. Mga boss, dun sa mga panatik ng mga Pure 5K ng Red Game Farm, eto na po yung chance nyo. So alam nyo na, para magkaroon kayo ng idea, i-message nyo lang po ako sa ating Boss Nolly Vlog FB page at sasagutin ko naman po kayo dyan regard sa inyong mga katanungan. So ayan yung ating Pure 5K. So mga boss, ito yung pinasabay sa atin ng taga Muñoz Nueva Ecija kay Boss LA Carpio. Shoutout sa iyo boss. Ito na yung pinasabay mo na Sweater Gilmore. So ito ay pipikapin mo na one day before. So ito na po siya. Napakagandang manok niya. High station. Ito yung pinasabay mo. Dun sa mga nagtatanong sa atin kapag tayo pumupunta ng Red Game Farm, pwede naman po natin pag-usapan yan. I-message nyo lang ako doon sa aking FB page, ang Boss Nolly Vlog FB page. So at doon tayo mag-uusap mga boss. So ito ay kagaya nito, ito yung nagpasabay sa atin na taga Muñoz Nueva Ecija kay Boss LA Carpio. Shoutout sa iyo boss at doon kay Boss Andy ng Red Game Farm. Maraming salamat sa magandang pag-accommodate mo sa aking team. Sana lang pagbalik namin, ganito pa rin kagaganda yung makuha namin manok sa'yo. Sana huwag ka magsasawa sa magandang pagtanggap mo sa amin. Muli, maraming salamat sa bumubuo ng team ng Red Game Farm, especially dun sa farm manager kay Boss Andy at dun sa owner ng Red Game Farm kay Boss Edwin Araño. So yun lang mga boss, dito na po natin tatapusin ang ating munting vlog. Sa mga boss natin dyan na mapapadaan dito sa ating munting YouTube channel, iniimbitahan ko po sana kayo na mag-subscribe, mag-like po kayo at mag-share, and then hit yung ating notification bell. So mga boss, babalik pa po tayo sa Red Game Farm. Hindi lang po ito yung pinakahuli. So yun lang mga boss, maraming salamat po. Good luck po sa atin.